Hindi kinaya ng powers ng Los Angeles Lakers ang lakas ng Miami Heat. Kahit na ba bahagyang nagpakita ng pagbalik sa laro bandang fourth quarter itong Lakers, pero hindi talaga sila pinalad na manalo. At sila ay natalo ng Miami sa score na 113-107. Subscribe to my channel. Gaya ng inaasahan, bagsak na naman ang depensa ng Lakers. At sila ay nakapagbigay sa Miami Heat ng 39 points sa first quarter pa lamang. Bandang second quarter, lumamang ng 26 points ang Miami. Kahit na ba medyo nahahabol ang Lakers ang kalamangan ng Heat, hindi pa rin naging competitive ang kinalabasan ng kanilang laro sa huling bahagi ng laban. Bahagyang nakagawa ng ingay ang koponan ng Lakers sa kalagitnaan ng fourth quarter, noong maibaba nila ang kalamangan ng Miami sa 5. Sa tulong ng shooting nila LeBron James at Avery Bradley, at ang ilang pag-atake ni Russell Westbrook sa loob dahil sa mga pagod ng defenders ng Miami. Pero sila Duncan Robinson at PJ Tucker ay kapwa nakabuslo ng clutch 3-pointers na nagtuldok ng kanilang panalo laban sa umahabol na Lakers. Nasayang pa ang pagkakataon ng Lakers na maibaba na lamang sa isang possession ang kalamangan ng Miami nang matawagan itong si Avery Bradley ng offensive foul kay PJ Tucker. Nag-struggle man sa 3-point line itong si LeBron, siya pa rin ay nagtapos na may 33 points, pang 17 straight game na niya ito na pinangunahan niya ang Lakers sa scoring. Para naman kay Westbrook, ito na ang sunod niyang laro na mayroon siyang dissenting shooting, na siya ay nagkaroon ng 9 of 15 shooting sa field, at nagtapos na may 24 points, 9 rebounds at 9 assists. Huling nakatungtong sa 20-point mark itong si Brody noon pang January 2 sa laban nila sa Minnesota Timberwolves. Sa koponan naman ng Miami, 5 players nila ang umiscore ng double digit na pinangunahan ni Duncan Robinson na may 25 points at sinigundahan ng triple-double performance ni Jimmy Butler, 20 points, 10 rebounds at 12 assists. Hindi pa nga pinayagang makapaglaro itong si Anthony Davis sa laban nilang ito. Pero gaya ng nauna na nilang nai-report, malapit na nga siyang makabalik sa paglalaro. At kapag siya ay nakabalik na, paniguradong bubuwagin na ang starting 5 nila na kinabibilangan ni na Dwight Howard, Trevor Ariza, LeBron James, Avery Bradley at Russell Westbrook. At dahil nga nasa hot seat ngayon si Frank Vogel ng pagkasisante sa Lakers, posible sa pagbabalik ni AD ay hindi na itong si Vogel ang kanilang head coach. Sunod na makakalaban ng Lakers ay ang Brooklyn Nets. At baka dito, makita na natin na maglaro na itong si Davis. Baka lang mga kadribol, baka. Sa ngayon, hanggang dito muna tayo. Kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po.